Nakarating sila ng US. Eh, ikaw, baka nga kahit passport, baka hindi ka aprobahan eh. Oh, di ba? Huwag kang masaktan. Dapat lang malaman mo, mo sa community, sobrang toxic na. Yo, what's up mga kaulo? It's your boy Elmo, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Sa lahat po ng mga naka-follow, sa lahat po naka-subscribe at naka-suporta, maraming maraming salamat po sa inyo. And syempre, bago ko tuluyang simulan itong video na to, again po, rest in paradise, rap in paradise, innocent one, nakikiramay po akong muli sa buong pamilya at sa 187 Mobsters sa pagkawala ng isa sa pinakamagaling na membro ng 187 Mobsters, okay? Rest in peace, innocent one. Yo, for today's video mga kaulo, eto no, medyo may gusto lang akong sabihin sa hip-hop community, no? Meron lang akong napansin na merong isang buraot sa industriya ng hip-hop na eto, nowadays, no? Actually, pinalampas ko lang ng pinalampas, napapanood ko, at ilang beses kong nakikita yung mga clips, yung mga reels, yung mga upload sa Facebook, sa YouTube, neto ni Young One, no? Ni Young One ng Donggalo. Alam mo, Young One, sobrang toxic mo na sa hip-hop community, no? Mawalang galang, no? Pasintabi. Sobrang toxic mo na. Yung lahat ng mga pinaggagawa mo, yung mga post mo, yung mga clips mo, mga walang kakwenta-kwenta at walang saysay, no? Una, ito, uunahin ko na. Matagal lang napapabalita na ikaw ay isang buraot sa mga clothing lines. Madalas kang nangihingi, naka-arbor o nagpapasponsor, tapos ang kapalit, shoutout lang. Eh dapat nga yun, matuwa ka sa mga tumutulong sa'yo, nang buburaot ka na nga ng mga damit, eh ganyan pa yung ugali mo ngayon. So isa pa sa pinakamalaking ano rito, yung pagtira mo sa kampo nila Looney, no? Ito merong may US tour kasi sila Looney, mga kaibigan, no? Sila Looney, nagkaroon sila ng US tour, kaso nga lang, parang medyo nagkaroon ng problema, no? Parang hindi yata ganun kadami yung bumili ng ticket or hindi ganun karami yung sumuporta dahil merong naging problema, no? Pero kahit na ganun ang nangyari, sila bilang artist, no? Artist sila eh. Dahil meron silang mga promoter o may mga manager o handler yung mga yan. No, kahit ano pang sabihin mo, Young One, sila nasa USA sila. Nakatapak sila sa United States of America. Eh ikaw, andyan ka pa rin, andito ka pa rin, patuloy kang nagiging buraot at toxic, no? Sila, marami silang mga nailabas na kanta, may mga napasikat silang kanta, iba't ibang collaboration sa iba't ibang malalaking artist, mga pangalan. Eh ikaw, meron ka bang napasikat na kanta? Meron ka bang napasikat na isang kanta na matatandaan ng mga tao? Wala. Ang matatandaan nila, yan, yung buhok mong parang balbas ng ano, ng kambing o balbas ni Satanas, yung mata mong malaki. O, sobrang toxic mo, lagi mong tinitira yung mga tao, kaya tuloy yung ibang nasa Donggalo, nadadamay, yung mga baguhan, napapahiya. Yung kampo na tinatag ni Kuya, sobrang respetado yan. Yung mga taong nandyan, marami nang tinitingala. Ako talaga, nirirespeto ko ang Donggalo Records, sila Kuya, Salbakuta, Cruzada, at marami pang iba. Kaso sa kagaya mo, nadadama yung kamo ninyo dahil sa pinaggagawa mo. Alam mo, Young One, dapat sa'yo nananahimik ka na lang kasi kung wala ka namang sasabihing maganda, eh wala namang mangyayari. Ang intindihin mo, kung paano mapapaganda yung karir mo, kung paano makakagawa ng magandang sulat na maaalala ka ng tao para makagawa ka ng isang kanta na magmamarka ka sa tao. Tinitira mo yung mga tao na kumikita na ng mas malalaking halaga sa'yo. Diba? Nagmumuha ka lang lalong kawawa sa ginagawa mo. Hindi ka nga nila pinapansin eh. Wala silang pakialam sa'yo. Sila Looney, Abra, Apex. Diba? Wala silang pakialam sa'yo. Dahil sino ka ba para patulan nila? Dahil pag pinatulan ka nila, magmumukha lang din silang gunggong. Diba? Ako dapat sa'yo, pinagsasabihan ka talaga ng ano eh, no? Nung mga nasa Donggalo eh, para tumigil-tigil ka sa ginagawa mo. Tapos last time, eto, nakita ka ni Smuglas, diba? Nila Collie Tugista. Nakita ka,
Hindi ka pumalag. Oh, inangasan ka ni Smug. Kasi sa mga pinaggagawa mo, sisiga-siga ka. Tapos, kapag ka nakatalikod na, wala na sila sa harap mo, nandun ka na sa camera mo, andun ka na sa kwadra mo, studio mo, kung ano-ano namang video ang sasabihin mo, kung ano-ano namang mga salita, rather, ang sasabihin mo sa video, na nag-aangas ka, na ganto ka, ganto, ganyan. Pero pag nasa personal, bahag naman ang buntot mo. Oh, masyado kasing lumaki ang ulo mo, literal. Diba? Nung naging membro ka ng Donggalo, nakatungtong ka sa kampo ni Kuya. Oo, malaking ano yan, malaking record label yan eh. Pero hindi ibig sabihin, eh, pagmamalaki mo, yung sarili mo, nakakala mo kung sino na. Yung mga taong tinitira mo, may mga napatunayan na yon. May mga titulo na yon, titulado na yung mga yon. At least, nasa USA sila. Kahit anong mangyari, bayad yung mga yon. Kahit yung show, sabihin natin, konti lang tao, yung sinasabi mong nilangaw o inurong, o hindi natuloy, dahil nagkaroon ng problema. Ang may problema doon, yung promoter. Hindi na i-market ng maayos o hindi na i-allok ng maayos yung kanilang shows. Pero nevertheless, meron pa rin silang kita at may pera yan dahil bayad yung mga yan. Isipin mo, nasa USA. O, di bali lang kahit na sabihin mong hindi ganun matagumpay yung concert. Nakarating sila ng US. Eh, ikaw, baka nga kahit passport, baka hindi ka aprubahan eh. O, di ba? Huwag kang masaktan. Dapat lang malaman mo, yung pinaggagawa mo na yan sa community, sobrang toxic na yan. Dapat mong malaman na yung ginagawa mo ay hindi nakakabuti yan sa'yo bilang artist. Dapat pag-ibayuhin mo yung sarili mo, sariling craft mo, yung intindihin mo. Kesa banatan mo ng banatan sa video yung mga tao, nagmumukha ka lang lalong kawawa. Di ba? Ayusin mo yung ano mo, yung mga ginagawa mo. Magsulat ka ng kanta na mabibisa, yung talagang sisikat. Hindi yung buraot ka ng buraot, tapos kapag ka nasa harap naman nila, eh, hindi ka makapalag, di ba? Yun lang, mga kaulo. So, maraming salamat po sa inyong lahat. And nakita ko lang to dahil sobrang paulit-ulit ko naririnig. Mga nababasa ko again sa kila Looney, galing dito kay Young One ng Donggalo. Sobrang wala namang, ewan ko, wala namang titulo. Eh. Kung magsalita ka, alam mo talagang ano eh, may sinabi, may tira eh. Ni wala nga akong maalalang kanta nito o ano eh, event nito na sinalihan na naalala ng tao eh. Diba? Yun lang, maraming salamat sa inyo mga kaulo. It's your boy Elmo na lagi pong nagsasabing, walang buhok, pero merong laman. Peace out, yo.